Normal sa ating mga tao na makadanas ng matinding pagsubok sa buhay. Hindi na rin bagong bagay sa atin ang magdaan sa mga mabibigat na sitwasyon. Ang iba sa atin ay nakadanas ng problemang pinansyal, suliranin sa pamilya o sambahayan. Ang iba ay sa buhay, pag-ibig at relasyon. Ang iba naman ay sa kalusugan. At iba't iba pang karanasan na masasabi mo talagang napakatitindi ng ating napagdadaanan sa mundong ibabaw. Minsan ay nagigipit naman tayo sa isang matinding sitwasyon ng buhay. Ngunit kaya kung mayoridad sa atin na ang isa sa mga pangunahing ginagawa sa mga ganitong pagkakataon ay ang manalangin. Tumawag at umasang may pananampalataya na may iisang makapangyarihan na mula sa langit ang sa atin ay tutulong. Ngunit may pagkakataon naman na tila baga sa una ay hindi tayo nadidinig dahil hindi tayo makakita ng mga kaparaanan upang masolusyonan ang problema. Kung kaya't mabibigla na lamang tayo sa mga nangyayari kung papaano naresolba ang ating mga alalahanin. At dito ay mapapaisip tayo na totoong may Diyos na sumasagot sa ating panalangit at hindi nagpapabaya sa atin. Bakit ko nga ba nababanggit ang mga ganitong bagay? Alam mo kaibigan, napakalaki ng kaugnayan nito sa paksang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Dahil ito ay istorya ng hiwaga at himala sa isang lalaki na literal na nagipit sa sitwasyon ng buhay. Ano nga ang nangyari sa kanya? Gaano kabigat ang pinagdaanan niya? At papaano naghari ang kalooban ng Diyos upang siya ay mailigtas? Paano nangyari? Simulan na natin. Noong taong 1973 ay mayroong batang nagngangalang Francesco Ricci Colombo. Ipinanganak siya sa Milan, Italy sa isang pamilyang may kaya sa buhay. Noong mga taong ito, si Francesco ay may 12 gulang. Ang kanyang ama ay isang operator sa isang wine factory at ang kanya namang ina ay isang mananahi o sewer. May kapatid itong si Francesco na ang pangalan ay Gilia Colombo. Sila ay pamilya na may matibay na loob at totoong katapangan. Taglay din nila ang matatag na pananalig sa Panginoon at ito ay napatunayan na nila sa makailang ulit na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Noong taong 1967, 6 itong si Francesco nang magkaroon ng mild stroke ang kanyang ama. Dala ng kabataan ni Francesco ay umiyak siya sa kanyang ina at nanginginig na tila baga nalilito din sa mga nangyayari. Ipinaliwanag ng kanyang ina ang sitwasyon at doon ay binigyang payo siya na magkaroon ng tibay ng loob para sa kanyang ama. Mula noong itinandaan ito ni Francesco hanggang sa tuluyang makarecover ang kanyang ama. Noon namang November 6, 1969, hating gabi, habang natutulog ng mahimbing ang pamilya ni Francesco, mayroong 5 masasamang loob ang sapilitang pinasok ang bahay ng pamilya Colombo. Nagising ang tatay ni Francesco at dito ay sinubukan niyang protektahan ang kanilang mga gamit, lalo na ang kanilang yaman. Ngunit masyadong marami ang mga kawatan, kung kaya hindi ito nadaig ng tatay ni Francesco. Bagkus ang ginawa nila dito, dinala ito sa harap ng mag-ina at habang nagmamakaawa si Francesco at ang kanyang ina ay walang awang pinagtatadyakan at sinasaktan ang kanyang ama. Laking pasalamat na lang ng asawa nito dahil binuhay pa siya. Habang nanghihina ay yumakap ang tatay kay Francesco ay sinabi ang mga katagang ito na sinalin ko na po sa wika natin. Lakasan mo ang iyong loob anak sa mga ganitong pagkakataon. Pag tayo ay ginigipit o nagigipit, magpakatapang ka at ikaw ay masisiyahan. At muling tumatak ang payong ito sa isipan at puso ni Francesco na ang kanyang ibinilang na isa sa kanyang pagkatao. Noong April 23, 1971 naman, habang ipinagdadalang tao ng nanay ni Francesco ang kanyang kapatid na si Gilia, ay pumutok ang panubigan nito. Nabingit sa alanganin ng kanyang ina at kapatid dahilan sa noong buwan ding iyon ay ang buwan na nakatakda upang ipanganak si Gilia. Habang nasa emergency room ang nanay ni Francesco, dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay dalanginan sa ospital at dooy nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod, tahimik na nagmamakaawa at tumatangis dalangin. Ginawa ito at sinabayan ni Francesco sa ikabubuti ng kanyang ina at kapatid.
Matapos ito, ay muling nagbanggit ng payo ang kanyang ama at ito ang eksaktong sinabi na isinalin ko na po sa ating wika. Sa lahat ng ugaling pangmotibasyon, nakahihigit ang pananampalataya at pananalig ng buong puso sa Diyos, pagkat siya ang mata sa lahat ng maari at hindi maaaring makita. Malalim ang payong ito para kay Francesco sa edad niya, ngunit ito ay tinandaan niya mula ng kanyang marinig sa kanyang ama. Alam mo kaibigan, mula sa mga matitinding pagsubok na ito ng pamilya Colombo, masasabi nating napagtagumpay nilang lahat ito. Ligtas na nakirecover ang ama ng kanilang sambahayan mula sa mild stroke at pagkakabugbog dito. Naiahon din naman agad sila sa hirap ng buhay. At ligtas na naipanganak ng nanay ni Francesco ang kanyang kapatid na si Gilia. Ligtas din ang kanyang ina. Masasabi ko pong puno ng buhay karunungan itong pamilyang ito. Na totoo namang hinahangaan ko sa kanila. Matibay, matatag, malakas ang loob, matapang at higit sa lahat, may lalim na pananampalataya sa Diyos. Mabalik tayo sa kwento at mag-fast forward ng kaunti. Mula sa mga mabibigat na pagsubok na dinanas ng pamilya, nasundan ito noong taong 1981. 20 taon ang edad itong si Francesco nang muli silang dumaan sa matinding kahirapan. Dahil noong taong ito ay sabay na nawalan ng trabaho at mapagkakakitaan ng pera ang kanyang magulang. Nagsara ang wine factory na pinapasukan bilang operator ng kanyang ama at ang gusali na pinapasukan bilang mananahi ng kanyang ina. Labis na malulugmok sila sa kahirapan kapag hindi pa nakahanap ng trabaho kaagad. May natitira pa naman silang ipon, ngunit hindi magtatagal ay mauubos din ito. Ilang araw ding sabay na nagharap ang magulang nitong si Francesco at dumating nga ang panahong nagpresenta na rin si Francesco na siya rin ay maghaharap na ng trabaho. Ngunit sa kasawiang palad, wala silang nahanap kahit man lang kakaunting kita. Pero nanatiling matatag ang pamilya, nagpayuhan sa isa't isa at nanalig na may mangyayaring himala. Alam mo, may himala ngang nangyari. Dahil isang araw, may natanggap ang nanay nitong si Francesco mula sa kanyang kapatid na nakatira sa Townsville sa Australia. At dito ay nakasaad na nabalitaan nito ang pagkawala ng trabaho ng mag-asawa, kung kaya hinihimok sila na lumipat sa Townsville upang doon mamalagi at maghanap buhay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. At mula sa natitirang ipon ay ginamit nila ito upang mag-migrate sa Townsville sa Australia. June 3, 1981, nang eksaktong marating nila ang bahay ng kapatid ng nanay ni Francesco. Panibagong simula at nagpapatuloy na pag-asa ang kanilang nararamdaman noong pagkakataong iyon. Tuwang-tuwa naman ang pamilya Colombo, lalo na ang ina ng sambahayan, dahil tuwala siyang lubos sa kanyang kapatid. Ngunit ibang-iba ang uri ng hanap buhay sa lugar. Pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan dito, kung kaya naging mahirap sa una ang pagdadala ng buhay nila Francesco. Pero sabi naman ng kanyang ama ay sa una lang ito dahil nag-a-adjust pa ang kanilang pamilya. At masasanay din sila lalo't nagdaan naman din sila sa hirap noon. Tumulong na din itong si Francesco sa hanap buhay ng kanyang pamilya, sa pangingisda at iba pang mga gawain dito. Ni hindi ka makakarinig ng pagrereklamo isa man sa miyembro ng pamilya Colombo. Matiyaga at masipag, sama-sama at tulong-tulong nilang pinaaangat muli ang kanilang buhay. Sa kabila ng unos ay nanatili silang sama-sama, masaya, nagtutulungan at nagmamahalan. Alam mo kaibigan, hindi nagtagal ay nasanay na din ang pamilya Colombo sa pangingisda. Itong si Francesco na nooy katukatulong lang ng kanyang ama ay ngayon ay tila baga kaya na magsariling lakad sa pangingisda. Malaki ang improvement nila at unti-unti nang lumalago ang kabuhayan. Nakikita na nila ang kanilang pinagpaguran, kasama pa rin dyan syempre yung tapang, tibay at pananampalataya. Nagpatuloy ng ilang taon ang pamamayagpag ng kanilang hanap buhay.
Lumago at umunlad na nga sila. Nakaranas man sila ng suliranin ay bahagya lamang. Ngunit sa kabila nito ay naghahari ang kasiyahan sa kanilang sambahayan. At dadako na po tayo sa isa sa pinakamatinding naranasan ng pamilya Colombo, lalo na sa buhay ni Francesco Ricci Colombo. Noong taong 1987, nakatanggap ng malaking order ng isda ang pamilya. Hindi sapat ang nakastock nilang mga produkto, kung kaya't kinakailangan na pumalaot pa at magdagdag ng iilan pang mga uri ng isda. Noong panahong ding iyon ay nagagahol na sila sa oras at ang ama nitong si Francesco ay nagkaroon pa ng trangkaso. Nagpumilit ang kanyang ama na papalaot dahil masasayang ang kita. Ngunit hindi pumayag ang mag-iina, kung kaya ang naisip ni Francesco ay siya na lamang ang papalaot. Ngunit nag-alinlangan ang mag-asawa dahil sa pangalawang beses pa lamang gagawin ito ni Francesco kung sakali. At nung mga oras ding iyon ay nagkaroon sila ng mabigat na kutob o hindi magandang pakiramdam. Ngunit itong si Francesco ay nangulit dahil sa pinanghihinayangan din niya ang kita. Pinilit niya ng pinilit ang kanyang mga magulang at nagsabi pa ito ng ilang mga salita upang siya ay pagtiwalaan. Hanggang sa napapayag nitong si Francesco ang kanyang magulang na siya ay pumalaot mag-isa. At agad-agad na pumalaot si Francesco kahit dapit hapon na. Alam mo kaibigan, ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan ni numan. Habang nasa gitna ng dagat itong si Francesco ay natakpan ng kakaibang dilim ang kalangitan. Mabigat at maitim ang mga ulap. Nagsimulang pumatak ang ulan, lulan ng isang medyo malaking bangkang panglayag itong si Francesco. Walang kasama, oo tama ka, siya ay nag-iisa. Nangamba itong si Francesco at nagbalak nang umuwi, ngunit huli na. Maya-maya pa'y lumaki at lumakas ang patak ng ulan. Nagsimula na ding kumulog at kumidlat. Ang alon sa dagat ay tila baga isang taong galit. Hampas dito, hampas doon ang karagatan. Sa iilang saglit ay hindi na makontrol ni Francesco ang kanyang balanse. Masyado nang basa ang sahig at pagewang-gewang na ang kanyang sinasakyan, kung kaya't siya ay nadulas at bahagyang naumpog dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Nang magising si Francesco, siya ay nasisilaw dahil sa liwanag. Malambot daw ang kanyang hinihigaan at tila ba mamasa-masa ang kanyang pakiramdam. Buong akala niya ay siya ay nasa langit na at nakahiga sa mga ulap. Ngunit nang magbukas at umayos ang kanyang pandinig, narinig niya ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Agad siyang napatayo at kanyang mukha ay tila baga nangungustyon at ang kanyang isipan ay nalilito. Napatanong siya sa kanyang sarili, "Nasaan ako?" Alam niyo mga kaibigan, ayon sa nagpasalin-salin na kwento, si Francesco daw ay napadpad sa Tetepare Island. Wala siyang makitang ibang anyo ng lupa liban sa isla na kanyang kinatatayuan sa pagkakataong iyon. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang sinasakyan, ngunit nang makita niya ito ay wasak-wasak sa mga batuhan. Napaupo si Francesco at tila baga gustong umiyak sa kanyang sitwasyon. Dahan-dahang nagbuka ng mga bibig na nagsasabi, "Paano na ako?" Sa iilang sandali ng kanyang pananahimik at pagkakaupo, nag-flashback sa kanya ang pinagdaanan ng kanyang pamilya. Dito ay tuluyan siyang naluha dahil sa pagkamis na rin sa kanyang magulang at kapatid. At maya-maya pa, naisip niya ang mga payo na binanggit sa kanya ng kanyang mga magulang. Dito ay nagsimula siyang tumayo at maglakas loob upang mabuhay sa islang iyon at makaalis upang makauwi sa kanila. Sinulit ni Francesco ang umagang iyon upang maghanap ng mga kagamitan sa gubat para gawing matutuluyan. Buong tiyaga at sipag siyang naghanap ng mga kahoy at mga tuyong halaman upang buuin bilang kubo. Kapag naman siya ay nagugutom, meron siyang ginawang tila baga isang sibat at ang ginagawa niya ay nanghuhuli ng mga isda sa dagat. Hindi tayo magtataka na marunong siya dahil ito ay pinagkakakitaan nila.
Nagsaliksik naman siya ng mapagkukunan ng apoy sa bangkang kanyang sinakyan. At laking tuwa niya nang makakita siya ng posporo na malapit sa makina nitong sinasakyan niya na katungtong sa batuhan. Alam mo kaibigan, nang inabot na ng 1 linggo at 4 na araw itong si Francesco sa isla, ay nakakaramdam na siya ng sobrang kalungkutan at nagsimula na ring matakot at mangamba. Ang kanyang tapang ay tila baga nauubos na. Ang pananampalataya na bitbit niya tuwing gabi kapag siya ay nananalangin ay tila nababawasan na rin. At para bang kandilang nauupos na ang lakas ng loob niya. Iba na rin daw ang takbo ng kanyang sikmura noon, ni hindi na rin maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa palagiang isda lamang ang kanyang nagiging pagkain at walang malinis na tubig na naiinom. Kung kaya ang ginawa nitong si Francesco ay naglakad-lakad muna sa kalawakan ng isla. At sa isang saglit pa ay nakakita siya ng malaking espasyo na puro buhangin lamang. Naghanap siya ng stick at umukit sa buhangin ng malaking SOS na nagpapahayag ng emergency o paghingi ng tulong. Nagpahinga muna saglit si Francesco at habang naghihintay na rin sa isang tulong at saklolo sa ilalim ng isang puno, sa kanyang pagtanaw-tanaw ay may naaninag siya sa di kalayuan na tila ba isang barkong abandonado. Hindi naman ito kalakihan, ngunit mas malaki lamang sa yate ng bahagya. Agad itong nilapitan ni Francesco sa pagbabaka sakaling may tao doon. Sa di inaasahan ay nakita niya na malaki ang sira ng barko. Maaaring ito ay sumadsad daw sa mga batuhan at nanatili na lang sa dalampasigan. Pumasok si Francesco sa nasabing barko at doon ay naglibot. Nakakita siya ng mga damit na naluluma pa lang. Pagkaing di naubos sa lamesa na medyo hindi na maganda sa pangamoy. Mga nakakalat na bote na ang iba ay basag. At ang ikinatuwang nakita ni Francesco ay nang buksan niya ang isa sa mga kabinet na malapit sa kusina nito. Nakakita siya ng mga dilata at bigas na nasa malaking garapon. Tinignan niya ang expiration date ng dilata at swak, may 1 taon pa bago ito ma-expire. Unti-unting dinala ni Francesco lahat ng kanyang mapapakarabangan mula sa barko hanggang sa kanyang kubo na ginawa. Sa kadahilan ng hindi na rin mainam na tuluyan pa ang barko dahil sa maduming paligid nito at masangsang na amoy na maaaring ikapahamak palalo ng kalusugan niya. Napakarami niyang nadalang dilata at kakasya ang bigas na kanyang nakuha sa loob din ng ilang buwan. Mula sa iba pang kabinet na nakitaan niya ng mga ito, kinuha niya din ang iba't ibang uri ng pangluto doon at nakikita pa siya ng 2 at kalahating pack ng posporo. May anim na container din siya ng tubig na pinagtiyagaan niyang buhatin isa-isa mula sa barko. Hayahay na ang buhay ni Francesco. May kubo na, may iba't ibang uri ng ulam, may bigas, may mga kagamitang pangluto, may source na din ng apoy, at higit sa lahat ay malinis na tubig. Kahit papaano ay naibsan ang kalungkutan at pangamba ni Francesco. Upang makumpleto ang kanyang pangangailangan, nangalap siya ng mga prutas at gulay na maaaring masangkap upang mas lalong maging masustansya ang kanyang kinakain. Matapang na hinarap ni Francesco ang pagsubok na kanyang pinagdadaanan at totoong nagamit niya ang mga payo ng kanyang mga magulang sa kanya. Makalipas ang 4 na araw mula nang siya ay makumpleto sa pangangailangan, habang siya ay nasa malaking espasyo na puro buhangin upang maghintay pa rin ng saklolo, ay bumuhos ang malakas na ulan, umihip ang hangin, kasabay ng kidlat, biglaan ang pangyayari kaya hindi kaagad nakabalik si Francesco sa kubo upang sumilong. Nanatili siya sa ilalim ng puno na kanyang madalas upuan. Nababasaman ngunit wala siyang magawa kundi maghintay tumila ang ulan. At sa di inaasahan, tumama ang isang napakalakas na kidlat sa isang banda na kung saan naroroon din ang lokasyon ng kubo ni Francesco. Nanalangin siya na sana'y hindi ang kubo ang tinamaan dahil pag nangyari yon ay wala nang pag-asang matitira pa sa kanya.
Sinabi niya rin sa panalangin na sana ay tulungan na siya ng Diyos na makaalis sa islang iyon at mailigtas siya. Iminulat ni Francesco ang kanyang mga mata. At matapos ang ilang minuto, tumila ang malakas na ulan. Huminto ang kidlat at bumukas ang liwanag ng araw mula sa ulap. Agad na tawagan ng pansin ang atensyon ni Francesco sa usok na kanyang napansin sa gawi kung saan naroon ang kubo. Agad-agad tinakbo niya ang lokasyon. Dito'y namumugto na ang mata niya habang pumaparoon sa kanyang kubo. Habang papalapit sa lokasyon, unti-unting bumubungad sa kanya ang kalunos-lunosang kalagayan ng kanyang tinutuluyan. Malayo pa lang ay bumagsak ang tuhod ng binata sa buhanginan. Kasunod nito ang pagbagsak ng mga luha sa mga mata at unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Tumangis, naglupasay at humagulgol ng iyak si Francesco, kaawa-awang binata. Tila ba unti-unti na rin nasusunog ang pag-asang nasa kanya. At mula sa kanyang pagkakaupo, ang binata ay lumuhod. Tumawag sa Panginoon at habang umiiyak ay nagsaad ng ganito sa isang malakas na tinig pasigaw. Isinalin ko na po sa ating wika. Bakit mo hinayaang mawala sa akin ng aking tahanan? Naroroon lahat ng aking pangangailangan. Ano pa tinawag kang nasa kaitaasan kung pababayaan mo lang din ang iyong nilalang? Yan! Yan ang payag ng paninisi ni Francesco sa Panginoon dahil sa mga nangyari. Oo, masamang gawain talaga ito ang sisihin ang Diyos. Ngunit sa kabilang banda ay mauunawaan pa rin natin si Francesco dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa kanya. Alam mo, naniniwala ako sa kung ano pa ang pinakamasamang nangyari sa atin ay ayun pa pala ang pinakamabuti. E bakit naman munting kaalaman? Malalaman mo sa mga sumunod na nangyari. Ituloy na natin. Tanghaling tapat, isa't kalahating oras mula nang masunog ang kubo ni Francesco. Nakaupo ang binata malapit sa kanyang tinutuluyan na sa pagkakataong iyon ay umusok pa rin. Nakatulala sa dagat at ni hindi makagalaw. Maya-maya pa'y may kung anong narinig ang binata. Tunog ng sasakyang panghimpapawid na tila ba papalapit sa kanyang lokasyon. Dahil sa pagkalumo, hindi ito binagyang pansin ng binata. Buong akala niya ay nag-iilusyon lamang siya o di kaya ay dala ng gutom dahil sa hindi pa siya nakakakain. Natauhan si Francesco nang makita na mismo ng kanyang dalawang mata na tila ba may bumababa sa malaking espasyon ng mga buhangin kung saan ay nag-iwan siya ng katagang SOS. Agad kumilos patayo ang binata at agarang tumakbo sa nasabing lokasyon, kumaripas ng takbo at hindi inirintana ang kanyang paghinga. Unti-unti nang umuusbong ang ngiti ni Francesco sa kanyang mukha at muling nabubuhayan ng kanyang loob. Muling napupunan ang damdaming nawalan na ng pag-asa at ito na, nakita niyang apat na kalalakihang may dalang tubig at mga first aid kit. Muling napaiyak ang binata nang ganap niyang masapit ang isang rescue helicopter. At dito ay agad siyang binigyan ng tubig at makakain. Chinek din ang kanyang katawan kung dapat ba siyang lapatan ng anumang uri ng pangunang lunas. Maayos naman ang kalagayan ni Francesco. Ngunit nagtaka siya. Kung kaya tinanong niya, papaano niyo po nalaman na may taong nangangailangan ng saklolo sa islang ito? Dahil ba sa SOS na inukit ko sa buhanginan? Sagot naman ng team leader ng rescuer na si Oliver Scott Wilsons, hindi. Kanina ko lamang napansin ang SOS message na ito nang papalabag na kami. Patungo na sana kami upang bumalik sa kampo dahil nag-deliver kami ng mga first aid kit sa isang lugar. At napansin kong may itim na usok na nanggaling sa islang ito. Naisip namin na baka may mga tao dito at hindi nga kami nagkamali. At oo mga kaibigan, tama tayo ng naiisip. Nailigtas si Francesco Ricci Colombo mula sa isang gipit na kalagayan. Naiuwi siya sa kanyang pamilya noong August 14, 1987 mula sa ilang linggong pagkakatrap sa isla.
Ibinahagi ni Francesco ang kanyang karanasan sa kanyang pamilya at mga kakilala. At ipinakausap na huwag na lang itong ipakalat. Ngunit umugong pa rin ang istoryang ito noong 1987 hanggang 1989. At nagpasalin-sali ng mga kwento hanggang sa matabunan ng iba pang kwentong himala at kababalaghan. Alam nyo mga kaibigan, napakatitindi ng pagsubok kay Francesco. Para din siyang tayo, ngunit iba-iba ang mukha ng pagsubok sa atin. Pero naniniwala po ako na gaya ng nangyari kay Francesco, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Patuloy lamang nating ihabilin sa Kanya ang ating buhay. Lakipan natin ng tapang, lakas na loob at pananampalataya. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa ating paksa na pinag-usapan ngayon? Na-inspired ka ba kay Francesco at sa kanyang pamilya? O nakaka-relate ka ba sa bigat ng mga nararanasan mo? Mag-iwan lamang po kayo ng payag sa comment section. At dyan po natatapos ang ating munting kalaman. At ito ay isang kwentong totoo na pwede nating ibahagi o ikwento sa iba. Dahil tulad lagi ng aming sinasabi sa inyo, mabuti nang merong alam kesa naman sa kung kailan mo lamang gustong malaman ng isang bagay, eh doon ka palang magtatanong. Mabuti ng advance. At para sa iba pang kalaman at mga kapupulutan ng aral, makikisuyo lamang po kami sa inyo. Pakisubscribe lamang po ang ating YouTube channel at i-click lang po ang bell icon para ma-notify pa po kayo sa mga video naming i-upload. At mag-comment lang po kayo kung ano po ang ating isusunod na itatopic para magawan po namin ng pagsasaliksik. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at muli, hanggang sa susunod, paalam!